Again po ay nagpapasalamat ako sa presensya ng ating mga panauhin. At dalangin ko po na sa loob ng siguro ay mga 45 minutes ay makasumpong kayo ng pagpapala ngayong umaga. At makilala nyo ng personal ang tunay at buhay na Kristo Jesus ng Biblia. Ito po ang tunay at buhay na Kristo Jesus na nakasulat po sa salita ng Diyos. Maaring sabihin niyo po sa akin, preacher, marami bang Kristo Jesus? Eh, ang sabi po sa aklat ng Matthew ay sa huling araw ay maraming magsusulputan na mga bula ang Jesus. Kaya't mga kaibigan, mga minamahal, dapat nating makilala kung sino ang tunay na Kristo Jesus na dapat nating panampalatayanan o sampalatayanan sa ating puso. Amen po ba? At ngayong umaga po, siya yung Kristo Jesus na nais kong ipahayag sa inyo. Nabasa niyo po kanina, sa John chapter 1 verse 38, ang katanungan ng ating Panginoong Hesukristo. Then Jesus turned and saw them following and said unto them, what seek ye? Sino ang inyong hinahanap? Now in my introduction, ay isinulat ko po itong introduction ko upang makita ninyo. It says right there that one of the greatest questions, kung may ipa-flash lamang po sa screen, one of the greatest questions that came from the lips or was uttered by the lips of no other than our great God and risen Savior Jesus Christ is this question. What seek ye? Ano ba ang hinahanap nyo ngayon? Kung kayo po'y tatanungin ng ating Panginoon ngayong umaga, mga kaibigan, what seek ye? As we continue on with the introduction, nakalagay po dito, men are groping in darkness and they are seeking even for a ray of light, but they cannot find one. Kahit na po isang glimpse lamang ng ilaw, eh wala silang makita. You see, do you know the reason why they cannot find the light no matter how they try? Lahat po ng tao sa buong mundo naghahanap po ng liwanag. Naghahanap po sila ng kasagutan sa kanilang mga katanungan. But no matter how they cannot find even a ray of light. Bakit po kaya? Nakalagay din po sa Bible yan eh. Ano po ang dahilan? Because of the devil. Or Satan. Ayan po. Ayan ang dahilan kung bakit po maraming mga tao sa buong mundo ang naghahanap ng kaliwanagan but they cannot even find a ray of light because of the devil or Satan, who is called the adversary, and the Bible declares him to be the God of this world. Isipin niyo po ang sabi ng Biblia, the God of this world, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Ayun ang dahilan, mga kaibigan. Some people would like to find light by using drugs. Di ba? Akala nila may katugunan ang droga. Kanina lamang, may nakita ko dyan lalaki, may hawak na bato, sumisigaw. Apparently, siya ay high sa drugs. At sinabi ko kay Brother Jerry, kapatid, delikado itong taong ito, baka makasalubong ng bata ito, ay ibato na lamang sa ulo ng bata. Apparently, he is high on drugs. Humahanap ang mga tao ng kalutasan sa kanilang mga problema. Kalutasan sa kanilang mga hinaing. But you know what? The God of this world had blinded their eyes. Ayan po yung nakalagay sa Biblia, mga kapatid. Kaya't ang kumikilos sa atin kapaligiran ngayon ay walang iba kung hindi ang kaaway. Eh di ba sir, ang Diablo nasa impyerno? Ayan ang maling katuruan ng relihiyon. Wala pa po sa impyerno ang Diablo. Wala pa po sa hell ang Diablo. The devil or Satan is now roaming this planet Earth seeking whom he may devour, seeking whom he may destroy. Ayan po ang gawain ni Satanas. Siya po'y umiikot dito sa mundong ibabaw na ito, siya po'y naghahanap din. Katulad ng maraming mga tao naghahanap ng katugunan sa kanilang mga kasalanan, katugunan sa kanilang mga problema, si Satanas din po ay naghahanap kung sino ang kanyang pwedeng sirain. Because don't ever forget that the name Satan was derived from the Hebrew word Abaddon and the Greek word Apollyon, which means the destroyer.
Satan is the destroyer of friendship. He is the destroyer of properties. He is the destroyer of families. He is the destroyer of churches and nations. He is even the destroyer of the reputation of men. Did you know that? Ayan ang gawain ng Diablo. Kaya siya ay umiikot ngayon at siguro ay totoo ang sinasabi ko sa ating mga bisita. Preacher, tama po ang Biblia. Hindi po ako tama. Ang salita po ng Panginoon ang tama. Ang Diablo po ay nasira na ang buhay ko at patuloy pang sinisira ang buhay ko, pati ang buhay ng aking mga kamag-anak at mga minamahal sa buhay. The God of this world. Eh sir, di ba nakalagay God? Pero tingnan niyo po sa Biblia, yung G doon, a small letter G. The God of this world. Sa makatwid, may kapangyarihan ng Diablo. The Word of God declared Him to be the God of this world. Kaya ito po mga kaibigan, mga minamahal, kung ang Diyos natin ay nagpapala ng pera, the God of this world can also bless you with money. Filthy money nga lang. Maraming pera nga lang. Kaya may makikita ka na mga, hindi ko naman nila lahat, no? May mga artista na sila ay nagsasaya sapagkat kumita yung kanilang pelikula. At sasabihin nila, purihin ang Panginoon. At pinagpala yung aking pelikula. Eh yung pelikula niya, Bold Films. Pinagpala daw. At kumita siya ng limpak na salapi. Pati yung kanyang producer, pati yung kanyang director, kumita dahilan dun sa kanyang pelikula. At ina-ascribe niya ito sa Diyos. Now, sino kayang Diyos yon? Do you think the true God of heaven, a pure and a holy God, will tolerate sensual film? Lustful films? I don't think so, brethren. Who do you think bless that? The God of this world. Amen, brethren? Ang Diyos ng mundong ibabaw na ito'y makapangyarihan. Eh sir, bakit hindi inalis ng Panginoon ang kapangyarihan ng Diablo? By the way, my dear friends, ito pong si Satanas originally was an angel. His name was Lucifer. He was one of the created angels of God. Myriads of angels up there. We do not know how many. Millions or billions or trillions or quintillions. We do not know. But myriads of angels, and the leader was Lucifer. At mga kaibigan, yung pong pangalang Lucifer means the bright one. And they are spirit being. At may nagtanong ng ganitong katanungan, sir, saan ba nagsimula ang kasalanan? At may mag-iisip na ng ganito, siguro Diyos ang meron simula niyan, ano? The answer is a million times no. God can never be the author of sin. You know why? Because the God of this Bible is a pure and holy God. My Bible tells me that sin was hatched. Ito po yung napisa. Sin was hatched in the very heart of Lucifer. Ano pong sins yun? Sins of pride and rebellion. Preacher, pwede mo po bang patunayan yan? Buksan niyo po sa Isaiah chapter 14, verses 13 to 14. Paki-flash po. Okay? Sa 12 po muna. Tingnan niyo po sa verse number 12. Nakalagay po sa verse number 12. Simulan po natin sa Isaiah 14, verse number 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Ayan, no, si Lucifer. Son of the morning, how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Verse number 13. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. Number 1. I will exalt my throne above the stars of God. Number 2. I will sit also upon the mount of the congregation. Number 3. In the sides of the north. Verse number 14. I will ascend above the heights of the clouds. Number 5. I will be like the Most High. Limang I will ang sinabi ni Lucifer. Puro lahat pride and rebellion. Doon po napisa sa puso ni Lucifer ang kasalanan, hindi po sa Diyos. Eh maring sabihin niyo sa akin, sir, paano napunta yung kasalanan doon sa perfect place na called heaven at doon sa perfect na creation na si Lucifer? Ang sagot ko dyan ay hindi ko na po alam. Palagay ko, masisira ang ulo nating lahat kapag kainalam natin yan. But the Word of God declares, and we need to believe what the Word of God says, that sin of pride and rebellion was hatched in the heart of Lucifer. Ayun, and he was cut to the ground. At doon,
ay nakita niya si Adam at si Eve, the highlight of God's creation, na kung saan inobserbahan niya si Eva, mga kaibigan. Si Eva po sa lahat ng nilalang ng Panginoon, malapit na malapit si Eva doon sa ahas. Many theologians believe that the serpent before used to walk and used to fly and have many colors and very, very appealing. Kasi gumapang na lamang po ang serpent sa lupa nung siya po ay sinumpa ng Panginoon. So sa makatwid, nung hindi pa sinusumpa ang Diablo o si Lucifer o yung serpent pala, ay he used to walk and he used to fly. Of which probably totoo po yun. At si Lucifer po o si Satan, he became Satan afterwards, the enemy, ay isa pong great psychologist. Hindi po omniscient si Satan. Hindi po siya omniscient. But he is one of the greatest psychologists on earth. Kaya kayang-kaya niyang basahin ang kilos mo. Kayang-kaya basahin ng Diablo ang facial expression natin. Alam niya kung takot tayo eh. Sa mukha lang, alam niya. Sa kilos lang. Sa body language, alam ng Diablo yan. Di ba? Nakita niya, inobserbahan niya si Eve. Uy, malapit ka pala sa ahas ha. Kaya ang ginawa niya po, he possessed the serpent. And the serpent begins to speak lying words. At ang masakit po nito, pinaniwalaan ni Eva yung kasinungalingan ng Diablo. And she partook of the forbidden fruit. And she gave it to her husband, Adam. And Adam partook of that, and both of them ate the forbidden fruit. Hindi po apple yun ha. Baka sa ating mga kaibigang inibitahan dito, sir, ang kinain po ni Adan tsaka ni Eva ay yung mansanas. Wala hong mansanas na nakalagay sa Bible. Nakalagay po doon fruit. Dinagdagan po ng relihiyon. Kaya ito ho, ang tawag sa lalaki dito, may nakausli dito, Adam's apple daw. Ayan, nakabara yung mansanas pa dyan. Hindi pa natutunaw. Malaki yung invento yan. Hindi ho totoo yan. Ang kinain po nila, fruit. O ngayon, sa ating mga panauhin, may natutunan po kayo. You see, huwag ho natin dagdagan ang salita ng Panginoon. It was only a fruit. But you know what? The sin of disobedience, ayan po, ang naging kasalanan ni Adam at ni Eve. At alam niyo po, the whole human race was plunged into sin. Kaya nga po lahat tayo ay naging makasalanan because biologically or seminally, we were all originated or we originated from our first four parents who sinned. That's why meron po tayong sin nature. Kaya nga po lahat po tayo ay nagkakasala at pumipili ng kasalanan because we were born sinner. And we are sinners by nature and by choice. At kung wala pong batas, mga kaibigan, mga minamahal sa ating mga bisita, kung wala pong constitution, walang batas, walang pulis, walang prison houses, alam niyo po ang mangyayari sa mundong ibabaw na ito? Wala ho tayong pagkakaiba sa jungle. Magpapatayan po tayo sa isa't isa. You see? Kaya nga po't nagpapasalamat tayo sa batas. It was given by God for our protection. And many of you don't realize that, do you? Di ba? Kaya nga po't lahat po ng tao ay nagkasala. Si Satanas po, si Lucifer, blinded the eyes of the men. Lest they would see the glorious gospel of the true risen Savior, the Lord Jesus Christ. At ngayon, patuloy pa rin po siyang bumubulag ng mga tao. Kaya sasabihin niya, meron ka bang kasalanan? Sige, magpunta ka rito sa ganito. Yan, sumamba ka sa duwende. Si Calixto, may kapangyarihan yan para ikaw ay patawarin at biro niyong kabulaanan yan. Sir, bakit mo ba nabanggit yan? Sapagkat nung ako po ay hindi pa Kristiyano, ay napunta po ako ng Bulacan. At sinama ako ng isa kong kaibigan. At nagpunta kami doon sa isang lalaki nakikipag-usap daw sa duwende. Ang pangalan ng duwende ay, I think Calixto yata yung pangalan niya. Hindi ho yung Calixto ng Pasay, ha? Kasi meron ding Calixtong pinuno ng Pasay. But they named that dwarf Calixto. Ako, ang dami mga tao. Nagpunta sila lahat doon. Sapagkat naniniwala yung mga taong may mga sakit, yung taong mga ika nga ay naghihirap, hindi magbuntis, and so on. Pumunta lang kayo doon at ang duwende ay may kapangyarihan na kayo ay
pagpalain. False gospel. Ayan ang gawain ng Diablo. Pumunta kayo doon sa Batangas. Maraming bumabagsak doon na rosas. At kapag nakita nyo yung mga rosas mula sa langit na bumabagsak, sigurado gagaling kayo sa inyong mga kapansanan o ramdaman. Ako, ang dami mga tao nagpunta roon sa Batangas. Nabalitaan niyo po ba yon? Pumunta kayo doon sa may Pangasinan at meron doon isang birhen na lumuluha ng dugo. Ayun, pinuntahan ng mga reporters. Nakita nila, meron palang dalawang drug addict doon sa likuran, naglagay ng tubo doon sa mata ng imahen. At pag marami ng mga tao, binobomba yung jobos na kulay pula. Lumalabas ngayon dito, yung mga tao ngayon, magluluhuran at naku, mag-iiyakan. At pagkatapos na, magbibigay ng maraming pera. Isipin nyo kung paano bulagin ng Diablo ang kaisipan ng mga tao. The God of this world hath blinded the eyes of them which believe not, lest the glorious gospel of Christ, the image of God might be seen. Oh, ano pa bang kabulaanan siguro ang napagdaanan ninyo? Pati yung scam na yan, kabulaanan ng Diablo yan. Di ba? Ilang bilyon ang tinangay ng isang mahusay na emisaryo. Bilyon. I tell you, ganyan kahusay ang God of this world. Kaya nga may kapangyarihan eh. Kaya dahilan sa kanyang kapangyarihan, I call that the spell of the devil. Kaya't may makikita po kayo, may mga fake na evangelists all over the world. Makikita nyo, daang libo nagpupunta roon sa malalaking lugar at lahat sila halos nagtatalunan at para may magnet yung preacher. At mali yung tinuturo ng preacher. Ang tawag po ng Bible dyan, strong delusion. Ayun po yung evil spell doon sa mga tao. Gawa po ng Diablo yan. You see? Kaya't wag ho tayo maingit sa mga members ng church na ito. Bakit tayo? Parang po konti lang tayo. Talaga-talagang konti tayo. Oh. Bakit yung mga taong nandiyan sa mga lugar na yan, million-million yan, tumatalon pa sila, sumisigaw ng sabay-sabay, at nagtatapon ng mga panyo, at binabaliktad minsan ang payong, and so on and so forth. Di mas totoo sila. Ang sabi po ng Bible, thou shalt not follow a multitude to do evil. Hindi po nangangahulugan na kapag nasa majority po, ang isang pananampalataya ay tunay na pananampalataya yan. Remember, ang Panginoong Hesukristo nagsimula po saan? Sa 12. Di ba? 12. Isa pa nga dun, Judas eh. 11 lang. Sabi mo nga sa akin kung mali ang Panginoong Hesukristo. Nasa minority sila eh. 11 lang. Ang pumalit po doon kay Judas Iscariot dahil nagbitay siya, ay walang iba kundi si Matthias. Di ba? Oh, at si Apostle Paul ay isa sa mga apostles ng ating Panginoon, apostles to the Gentiles. At yung apostles pong yan, in the course of time, ay lumago. Makikita nyo, 11, naging 12, naging 13, and then naging 120, and then later on, lumago sila, umabot sila ng 3,000, at umabot sila ng 5,000, at sabi po ng Bible, dun sa aklat ng Acts, that they have turned Jerusalem upside down for Jesus Christ. Isipin nyo yan. Ibig sabihin, halos lahat na ng mga tao doon sa Jerusalem, naging Christians. Iniwan yung kanilang dating reliyon sapagkat narinig nila yung tunay at buhay ni Jesus ng Biblia. At sila ay nakakilala sa Panginoon personally by faith. Kaya't galit na galit yung mga negosyante ron at gustong patayin ang mga apostles at ikulong. Bakit? Mawawalan sila ng negosyo? Basahin niyo yung book of Acts and you will find there. Di ba? The God of this world hath blinded. Kaya't sa puso ninyo mga kaibigan, hindi ba't tama ang salita ng Panginoon? Sasabihin ko po sa inyo, nung ako'y hindi pa po Christian, the devil worked in my life. He blinded my eyes. At nagpapasalamat po ako sa wonderful grace ng ating Panginoon that one day I heard the glorious gospel of Christ preached in this church. Dito po sa church na ito. At ang liwanag ng salita ng Diyos na galing sa Biblia, hindi po galing sa bibig ng sinumang religious leaders, kung hindi sa Biblia ito, ay narinig ko.
At ang sabi ng Biblia, the entrance of thy word giveth light. The entrance of the word of God will give light to a darkened mind and darkened eyes of every sinner this morning. Kaya nga't mga kaibigan, mga minamahal, nais kong sabihin sa inyo that if God is alive, makinig kayong mabuti, Satan is also alive. And there are two forces actually fighting. At sino ang pakikinggan nyo ngayong umaga? Alam nyo, meron tatlong bagay ang tao ay may hinahanap. What are these three things? Nakalagay po yan sa akin pong outline. What are men seeking for or trying to obtain? Number one. What are men seeking for or trying to obtain? Number one, men are seeking for one's selfish interest. Ayan ang gawain ng Diablo na ibinigay sa puso ng bawat makasalanan. Kaya't papansin ninyo ang isang taong walang pagkakilala sa tunay at buhay na Kristo, ang kanyang pinaglilingkuran, ang kanyang ambisyon, ang kanyang passion ay para sa sarili niyang kapakanan. Eh sabi ng Biblia, hindi ko po salita yan. Sabi po doon sa Philippians 2:21, for all seek their own, not the things which are Jesus Christ's. That's the word of God. For all. Bakit ka nagpapunyagi? Bakit ba ikaw ay nagtatrabaho? Bakit ka nagninegosyo? Para ba sa kapurihan ng Panginoon niya? No. The Bible says, for all seek their own. Ayan po ang doktrina ng Diablo. Maging selfish tayong lahat. Huwag mong pakialaman ang Diyos, huwag mong pakialaman ang sinumang tao, basta't ang mahalaga, ikaw ang kumita, ikaw ang humamig, ikaw ang magkamal, basta't sarili mo. Kaya nga po ang isang taong walang pagkakilala sa tunay na Diyos, meron din po siyang Diyos. Trinity nga rin po yung kanyang Diyos, di po ba? Naniniwala po tayo sa Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Naniniwala po tayo dyan. Pero ang isa pong tao na wala pong pagkakilala sa tunay at buhay na Diyos ng Biblang ito, ay naniniwala rin po sa Trinity. Ayun po yung Almighty God, myself. Almighty God, me. Diba? And Almighty God, I. I, me, and myself. Ayun po yung ibig sabihin ng for all seek their own. Ang kanyang Diyos ay yung kanyang sarili. Ayan ang doktrina ng Diablo. At tingnan niyo po ang kalipunan ng society, not only in the Philippines, but in the whole world. Ganyan ang kalalagayan ng bawat tao. Totoo po ang Biblia. Isipin niyo po mabuti. For all seek their own and not the things which are Jesus Christ. Alam niyo po ba ang sino lang pwede makapag-isip tungkol po sa kaluwalhatian ng Panginoon? Yung pong nagsisi ng kanilang mga kasalanan at sumampalataya sa tunay at buhay na Kristo Jesus ng Biblang ito. You know what happens to them? God gives them a new divine nature at yung kanilang kalikasan na bago na ibinigay ng Panginoon ang siyang nag-iisip ng iba. Ano yung pag-iisip na yon? Heavenly minds, heavenly vision, heavenly desire, heavenly ambition. Ang tawag yan, holy ambition. Ngayon, kapag ka hindi niya kilala ang Panginoon ng Bibliang ito, for all seek their own and not the things of Jesus Christ. Malapit na naman ang eleksyon, mga kaibigan. Tingnan niyo po yung mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Even their own loved ones, just because of politics, they will kill. Di ba? Pagkalaban sa politika, kahit na kapatid ko yan, kahit na kamag-anak ko yan, basta't ako ang mayor. Alam nyo na gagawin, mga bata. Pagka nakarinig kayo ng ganyan lingwahe sa isang pinuno, mga bata, alam nyo na ang gagawin. Basta't ako, mauupong mayor. Alam nyo na ang basahin yun. Kinabukasan sa dyaryo, may tinambangan. Di ba? Kinabukasan sa dyaryo, may makikita ka, patay. At suspect, kamag-anak. For all, seek their own and not the things of Jesus Christ. They would like to occupy power, position, di ba? Mga kapatid, mga kaibigan, saliksikin natin mga puso ngayon. Hindi ba totoo ang salita ng Panginoon? Maging honest tayo ngayong umaga. Yung ating mga bisita ngayon, inimbitahan po kayo for a reason. Ngayong umaga, saliksikin yung puso ninyo.
tama ang salita ng Panginoon. Number two, ano pong hinahanap ng tao ngayon? For all seek their own. Number two, men are seeking for worldly things that cannot satisfy the souls and hearts of men. Malungkot ka? Tara, kaibigan, magsyabu tayo. Worldly things. Malungkot ka? May problema ka? Tara, magmarihuana tayo. Malungkot ka? Depressed ka? Tara, magpunta tayo doon. Ako bahala sa iyo. Ako maglilibre sa iyo. Kukuha tayo ng pinakamagaganda at pinakasariwang mga babae dyan. Para sa iyo yan. Worldly things. Kaya nga't mayroon narinig ako. Ako'y nagta-taxi. Narinig ako sa taxi driver. Minsan, magsasabi siya, alam niyo sir, yung lugar na yan, ako, ang dami mga politicians dyan. O, ayoko nang banggitin. Baka malaman pa ninyo. Sir, balita ako dyan, yung lugar na yan. Sa Quezon Avenue pa yung sinasabi niya, tsaka isa rin sa Paranaque. Sinasabi niya, naku sir, may mga politicians po dyan, mga businessman pa. Bakit po? Sapagkat yung mga babae po dyan, mga teenagers, kaya nilang bayaran yan to the tune of millions. At yung iba dyan ay iginagarahin na nila. Binibili ng condominiums. Seeking for worldly things. Kaya ano sabi ng Panginoon sa 1 John chapter 2, verses 16 to 18? Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. 1 John chapter 2, verses 16 to 18. Start first with number 14, I think. Verse number 14. I have written unto you, fathers, because you have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because you are strong, and the word of God abided in you, and you have overcome the wicked one. Verse number 15. Love not the world. Ayan. Men are seeking for the world. Yung pong world dito, ito po yung mga vices, pleasures, and evil system. Ayan pong hinahanap ng mga tao. Ang sabi ng Diyos, ang Diyos ng Biblia ito, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world, ano po yan? The lust of the flesh, ang pita ng laman, the lust of the eyes, ang pita ng mga mata, and the pride of life, ang kayabangan ng mundong ibabaw na ito, is not of the Father, but it is of the world. In verse 17, and the world passeth away. Magugunaw po ito. Lilipas po ang mundong ibabaw. And the lust thereof, at lahat ng pagnanasa, but he that doeth the will of God abideth forever. Isipin niyo mga kaibigan, ha? Lahat ho ng pita ng laman, pita ng mata, at kayabangan sa buhay ay lilipas. At ayaw ng Diyos Ama ang mga bagay ng but men are seeking for worldly things. Di ba? And number three, men are seeking for what? Men are seeking to save their lives by depositing huge amount of money in the bank as their security and insurance. Ayon. Sa takot, dahilan po sa wala silang Diyos sa puso nila, ang tao po'y natatakot na sa kanyang buhay. Gusto niyang iligtas na ang kanyang buhay. Magdideposite ako ng pera para pagdating ng panahon, ako'y nagkasakit. Yung meron akong panabla, ika nga. Meron akong pera sa bangko. Meron akong condominium na panggamot. Meron akong mga security guards na magbabantay sa akin. Merong mag-aalalay sa akin. Kaya binili niya lahat ng security guards, binili niya ang mga nurses, naglagay siya ng maraming pera sa bangko. Ayun, tinamaan siya ng cancer sa pancreas. Nako, bilyon-bilyon na ang ginagastos niya. Umiiling lang lahat ng oncologist. Stage 4. Umiiling. Sino ba ang pinakamayaman na tinamaan ng pancreatic cancer? Bilyonaryo siya. Di ba yung inventor ng Apple, si Steve Jobs? Anong ginawa ng bilyon niya? Oh, siguro may mga security guards pa yan. Pero ano nangyari? Iginupo siya ng sakit. Di ba? Oh, naglagay siya ng maraming mga private army. By the way, ang unang private army, nasa Genesis yan, mga kaibigan, mga minamahal, di ba? Oh, ang private army nga, hindi nang galing yan sa unsave. Galing pa nga sa save yan eh. Sino yung meron private army? 318
born in his house. Sino po yun? Hindi nyo kilala. Si Abraham po yun, mga minamahal. Oh, di ba? Ayun yung nag-rescue kay Lot. Naalala nyo? Nung si Lot po ay kinuha at yung train po ni Abraham na mga servants niya. Servants niya yun na buhay sa kanya at lumaki sa kanya at tinrain niya. Halika, ating i-rescue si Lot. 318 men. Nagtagumpay sila. Kahit na meron kang 318 men or more than that. You see? Nakita mo sarili mo, riddled ka ng bullets. Bakit? Ang pumatay mismo sa'yo, security guards mo. Ganyan nangyari po dami sa amin doon sa Grace Village. Ang dami niya security. Yun, tinantad siya ng bala. Sino po tumira sa kanya? Mismo security guards niya. At kinuha yung pera niya. Wala pong security sa mundong ibabaw na ito kung hindi ang ating Panginoon. Kaya sa ating mga panauhin ngayong umaga, no matter how you try, if you do not know the true and risen Savior of the Bible, the God and the risen Savior, His name is Jesus Christ of Nazareth, you are the most miserable person in the world. But I have a good news for you this morning. Alam nyo, tumingin sa akin, kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, merong isang persona na higit sa lahat ay naghahanap. Hindi niya hinahanap yung hinahanap mo. Tumingin kayo sa akin, ang hinahanap niya ay ikaw. Amen to that? Sir, anong preba? Luke chapter 19 and verse 10. Tingnan niyo po yung sinabi ng Biblia. Luke 19 verse 10. Tingnan niyo. For the Son of Man, si Kristo Jesus po yan, nagkatawang tao. For the Son of Man is come, umalis siya, nagkatawang tao. Ano po ang dahilan? To seek, hanapin. And to save, sino yon? That which was lost. Sino kaya yung lost? Sino kaya yung nawawala sa kasalanan? Hindi ba't ikaw at ako? Amen? Ayun po salita ng Panginoon. Ngayong umaga, naghahanap ka, wala kang makitang katotohanan. Ngayon, dahilan sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, ay inanyayahan ka ng kanyang mga anak upang pumunta sa kanyang church, upang sa gayon makita mo liwanag. At ngayon, ito yung liwanag. Salita ng Diyos ang liwanag eh. The entrance of thy word giveth light. Ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos na nagkatawang tao, ay bumaba mula sa langit upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Sino po ito? Yung mga nawawala sa kasalanan. At ngayong umaga, hinahanap ka ng Panginoon. Kasi nawawala ka eh. Hindi mo pwedeng hanapin ang Panginoon. Kasi ang Panginoon hindi kailanman nawala. At hindi siya mawawala. Laging nandyan siya. Siya ang naghahanap sa iyo. Anuhin po natin, i-rectify po natin ito, no? Baguhin natin itong kaisipan na sinasabi ng mga Filipino. Alam mo, Brad, hinahanap ko ang Diyos eh. Maraming naniniwala sa ganyang kasabihan. Mali ho yun. Ito pong paniwala natin, Luke 19:10. Ang Diyos ang humahanap sa iyo. Hindi ikaw ang naghahanap sa Diyos. Bigyan mo nga ako ng Bible verse na ikaw ang humahanap sa Diyos. Hindi po eh. Ang hinahanap ng tao, katulad ng binanggit natin kanina, ay kamunduhan. Ang sarili niyang kapakanan. Diba? Upang iligtas ang kanyang sariling buhay. Subalit, ang Panginoon ang siyang naghahanap sa iyo. Marami po tayong mga kasabihan na mga hindi po biblical. Katulad nung sikat ngayon na kasabihan na nakasulat sa likuran ng jeep. Ha? Nakalagay doon ay, hindi bali ng tamad, hindi naman pagod. Litong-lito ako doon eh. Di ba usong-usong ngayon yun? Hindi bali ng tamad, hindi naman pagod. Oo nga, hindi ka nga pagod. Nakadilat naman ang mata mo sa gutom, patay ka. Di ba? Hindi ka naman pagod eh, pero andun ka oh, nakamulagat yung mata mo, naghihintay ka sa pagkain, walang pagkain. Eh, anong bagsak mo? Patay ka. Patay ka, nakadilat ang mata sa gutom. Di ba? Kanong kasabihan? Ayan ang kasabihan ng wala sa Biblia. Hindi bali ng tamad, hindi naman pagod. Kita mo yan? Sa langsang, ang sabi ng Biblia, he that will not work, neither shall he eat. Kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka dapat kumain. Eh, sabi ng Biblia, oh. Ang sabi naman ng Diablo, hindi bali ng tamad, hindi wag ng pagod. Kita nyo? At laganap na yan.
Pero sino sa atin na maglalagay ng salita sa 1 Thessalonians? He that will not work, neither shall he eat. Hindi nga tayo ngayon, ilagay na natin yan sa likuran ng mga jeep, mga kapatid. Di ba? You see? So ano ang pinaka bottom line dito sa ating mga kaibigan? Ang bottom line dito, dahilan sa pag-ibig ng Panginoong Jesus hanggang sa ngayon ay hinahanap ka niya. Ngayon, natagpuan ka na niya. Asan ka? Andiyan ka, nakaupo ngayon, no? Natagpuan ka na ng Panginoon. Ang katanungan na ito, nais mo bang isuko ngayon ang buhay mo sa tunay at buhay na Kristo Jesus ng Biblia? Na Diyos na nagkatawang tao, na bayubay doon sa krus ng Kalbaryo, itinigis niya ang kanyang banal na dugo para hugasan ang ating mga kasalanan. Siya'y namatay dahilan sa pag-ibig niya sa iyo. Pagkatapos ng 3 araw at 3 gabi, siya ay nabuhay na muli at kumakatok sa pintuan ng puso mo ngayong umaga. Ang tanong, will you allow the Lord Jesus Christ to come in? Sabi mo sa akin siguro, sir, wala akong makikitang Jesus dito eh. Ang sabi ho ng Biblia, kapag ka meron 2 o 3 nagkatipon ayon sa aking pangalan, ako'y nasa kalagitnaan nila. Mga kaibigan, mahigit ho tayong 300 ngayon. 2 lang ang inihiling ng Diyos. 300 ho tayo mahigit. Andito ngayon ang buhay na Jesus. Kumakatok sa puso mo. Yung tunay na Jesus. Siya yung tunay mong tanggapin ngayong umaga. Eh sir, anong gagawin ko? Simple lang. Tingnan nyo sa Romans 10:13. Hindi mo na kinakailangan magpakahirap pa. Ito ang sinabi ng Panginoon. Sa Romans chapter 10 verse 13. For whosoever. Ikaw yan, kaibigan, at ako. Amen? For whosoever shall call upon the name of the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ yan. Shall be what? Shall be saved. Ililigtas ka ng Panginoon doon sa impyerno sapagkat ang kabayaran ng iyong kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Ililigtas ka ng tunay at buhay na Kristo Jesus saan? Sa pagkakaalipin ng kasalanan at ng diablo. At ililigtas ka ng Panginoon sa maling paniniwala ngayong umaga. If you will come to Him by faith, simple lang ang gagawin mo. Ang ibig sabihin ng call dyan, it means humility and faith. Pag lumapit ka sa Panginoon, kahit hindi mo siya nakikita, alam mo siya ang tunay at buhay ni Jesus. Nagsasabi ka sa Kanya, Panginoon, pagod na po ako sa kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso. Sinusuko ko na po ang aking puso sa inyo ngayong umaga. Iligtas niyo po ako. In the light of His promise that He can never tell a lie, whosoever, and that's you, shall call upon the name of the Lord, shall be saved. Ililigtas ka ng Diyos ngayong umaga. Amen? And what you need to do is just humility and faith. Come to the Lord by faith. Huwag mo nang hayaan pa yung epoxy ng kasalanan ang siyang kumapit sa kinatatayuan mo at hadlangan ka ang lumapit sa Panginoon. E yung paglabanan, yung epoxy ng kasalanan o yung ika nga ay yung lapot ng kasalanan na pumipigil sa iyong upuan, ikaw'y lumapit sa harapan at tanggapin mo ang tunay at buhay ni Jesus. Ang sinabi niya sa John 6:37, tingnan nyo ang pangako ng ating Panginoon na hindi pwede magsinungaling. John 6:37, ang sabi po ng Biblia, all that the Father giveth me shall come to me. Ikaw ba ay binigay ng Diyos Ama sa Panginoong Jesus sa kanyang bugtong na anak? Opo, ikaw'y lalapit sa Kanya. Kung hindi ka ibinigay ng Diyos Ama sa Panginoong Jesus, hindi ka lalapit eh. Maliwanag po ba? At ang sabi ng Panginoon, and Him, ikaw yan, that cometh to me, sabi ng Panginoon. Ano ang pangako ng Panginoon kung lalapit ka sa Kanya? In humility and in faith, I will in no wise cast out. Hindi kita itatakwil. Bakit? Sapagkat hanggang sa ngayon, kaibigan, marubdob at napakalalim ng pag-ibig niya sa iyo. Hindi niya nais na mapunta ka ng impyerno. Amen to that? 1 Peter 2:24, isang verse na lamang po. Tinan niyo po at namnamin niyo po ang sinabi ng 1 Peter 2:24. Tinan niyo. Who His own self bear our sins in His own body on the tree. Sino kaya yan? Si Kristo Jesus po yan eh. Amen for that? Dun yung tree, yung Kalbaryo. That we being dead to sin should live unto righteousness by whose stripes, sa Kanyang mga sugat, kayo ay gumaling. At ngayon, pwedeng pagalingin ng Panginoon ang sugat ng mga kasalanan niyo sa pamamagitan ng sugat na tinamo ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo sapagkat Siya ang naging kahalili mo. He became your great substitute at the cross.
And the only way that you must be related to God is to come to Him in humility and in faith. Ang tanong sa ating mga bisita, will you come to the Lord Jesus Christ right now and receive Him personally into your own hearts? Pwede po ba? Sa ating mga bisita, pwede po ba kayong magpakumbaba sa Panginoon? Hinihintay ka niya ngayong umaga. Will you come to Him? Yes, sir. Bless your souls this morning. Patatawarin ka ng ating Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat. Let's bow down our heads and close our eyes in prayer. Wala po nakatingin sa akin. Ngayon pong umaga, saliksikin po natin ang ating mga puso. Siguro po, bago po mag-soul winning ang ating mga kapatiran, I'd like first to call our brethren. Did God speak to our own hearts this morning sa mga members po ng ating church? Have we committed sins that are offensive to the Lord? Probably this is now the time for us first to confess our sins and get right with God before we plunge ourselves to soul winning. Sa ating mga members ng church na ito, kung nangusap ang Panginoon, can we utter a sigh of prayer? We can kneel down. We can go to the altar if you want. And let's have a moment of prayer. Manalangin tayo.